Okay, hello, kamusta ka na? Once again, I'm Raymond Gerald Tabake and welcome to this video. I hope you're doing great. I hope you're doing fine. Okay, I hope na ina-enjoy mo pa rin yung business mo. And eto, gusto ko lang gumawa ng short video na gusto ko mag-share sa inyo ng ilang mga strategies, ilang mga tips, ilang mga training na pwedeng makatulong sa'yo para dumami yung prospects mo, yung sales mo. Okay, just sa business mo, kahit anumang resulta ang gusto mo, basta ginagamit mo tong mga online tools na pwedeng makatulong sa'yo. Okay, depende sa'yo kung gagamitin mo siya. Okay? So, ito naman, yung training na to, itong video na to, yung gusto ko i-share sa'yo ngayon is yung parang gusto ko lang pag-usapan sa'yo ngayon kung ano ba yung nangyayari dito sa vlog ko or yung mga strategy, yung mga techniques dito sa vlog ko na pwede mo rin magamit sa vlog mo. Okay? Para magkaroon ka ng mas maraming credibility, mas dumami yung prospects mo, mas pagkatiwalaan ka. At syempre, kapag ganun na nangyari sa'yo, pwedeng dumaming sales mo. Diba? So, basically kasi para magkaroon ka ng sales sa business mo, kailangan talaga nagkakatiwalaan ka ng mga prospect mo. Okay, so to, so welcome. Okay, welcome nga sa vlog ko. So ito, itinuturing ko tong vlog na to parang bahay ko sa internet. Okay, yun yung dapat mo rin ituring sa vlog mo para mo siyang bahay. Okay, parang pag nagpapasok ka ng bisita, okay, sa vlog mo, or nagpapasok ka ng mga bisita or prospect sa vlog mo, parang wini-welcome mo sila, tinutulungan mo sila, pinifeel at home mo sila. Okay, para alam mo yun, para paulit-ulit silang bibisita, paulit-ulit silang pupunta, okay, paulit-ulit silang panonoorin yung mga videos mo, yung mga articles sa gagawin mo, mga sinishare mo, okay, para lalo tumaas yung rapport mo sa kanila. Okay, so ano ba yung gusto ko i-share sa'yo dito? So basically, ito yung vlog ko. Okay, so dito sa banner ko, kung titignan mo na maigi, sobrang simple lang ng banner ko. Pangalan ko lang at saka yung tawag nila sa akin. Okay, pwedeng ganun. Okay, pwede naman rin lagyan dito katulad ng ano ba yung purpose ng vlog mo. Okay, bakit ba kailangan nila pumunta dyan sa vlog mo? Okay, pwede mong lagay dyan katulad making your life easier. Pwedeng ganun, okay? Depende sa target mo. Pwede mong ilagay dyan katulad yung pangalan mo. Tapos pwede ka maglagay dyan helping you get fit every day. Pwedeng ganun, okay? So ano yung purpose? Ano yung purpose ng vlog mo? Kasi ako dito naka-focus ako i-brand yung pangalan ko. Okay, gusto kong palakihin yung pangalan ko. Gusto kong alam mo maging brand yung pangalan ko na tumutulong sa mga gustong matutunan tong internet marketing. Okay? So dito, kung titignan mo na maiga dito sa taas din, okay, may about me. Punta tayo dyan. Okay, pwede ka maglagay dyan ng about me para malaman nila kung sino ka as a person. So makikita mo dito yung mga short introduction ko, kung ano yung pwede kong maitulong sa kanila, maituro sa kanila. So pwede ka pumunta dito sa vlog ko para ano rin, para i-model mo rin, para kung anong message mo na gusto mo ibigay sa prospects mo. Okay, so basically kailangan mo lang naman ilagay sa about me mo is ano ba yung pwede mong maitulong sa kanila. Okay, sobrang konti lang dapat i-share mo tungkol sa sarili mo. Ang pinaka i-share mo kung ano ba yung maitutulong mo sa kanila, ano ba yung maituturo mo, ano yung pwede mong maibigay sa kanila. Okay, what's in it for them. Okay, so yun. So napakalaga nito yung about me kasi dyan kanila makikilala. Tapos dito, sa iba pa, kung makikita mo na maigi, ito na yung mga trainings ko na ino-offer ko. So kung i-click mo to, ayan, mapupunta ka sa mga pages. Okay, mapupunta ka sa mga pages, sa mga trainings ko. Okay, so ano yung ibibigay ko sa kanila. Tapos, ang dapat din sa vlog mo is meron kang mga ganitong klaseng page. Okay, may mga landing page ka. Okay, bakit? Dito ka makakakuha ng mga subscribers sa vlog mo. Okay? Kasi syempre, yung mga tao na magsusubscribe dito, yung mga taong may gusto lang sa'yo, sila na naman mismo yung mga bibili sa'yo eh. Okay, yung mga taong nagkakagusto sa'yo, okay, yung mga taong may gusto, may like and trust you, okay, may tiwala at may gusto sa'yo. Okay? So, kailangan makuha mo yung mga information ng mga taong mga fans mo or yung mga may gusto sa'yo. Okay, mga yun, yung mga nagtitiwala sa'yo. So, kailangan napaka-valuable niyan. So, kailangan meron kang something na page, landing page or squeeze page na kukuha nung email ng prospect mo. So, kung titignan mo na maigi, ayan, magkukunin ko yung email nila. Tapos, syempre, aalagaan mo dapat itong mga prospects mo. Aalagaan mo dapat itong mga fans mo. Okay, huwag ka maglagay ng mga promotion, huwag masyado mga product. Okay, kasi syempre, magsasawa yung mga yun, mag-unsubscribe at hindi na babalik sa vlog mo. Okay, so yun. Isa pang pwede mo ilagay sa vlog mo is testimonials. Yes, okay. So, ano yung mga sinabi nila sa'yo? Sabi natin, nag-offer ka ng mga weight loss product. Ano yung mga testimonials ng mga customers mo? Pwede mo dito ilagay para dumagdag yung credibility mo. Okay, kasi tatandaan ng maigi. Ulit ha, yung vlog,
ginagamit niyan parang bahay mo sa internet yan. Okay? Yung nakakalungkot lang kasi talaga, maraming mga marketers, maraming entrepreneurs, ginagamit na yung blog nila para lang sa produkto. Pwede yon, okay? Pwede yon. Pero kapag gusto mo yung talagang alam mo yun na mag-stand out ka, okay? Na makilala ka lalo, na magkaroon ka ng rapport, okay? I suggest na gamitin mo yung blog mo na parang bahay mo, dyan mo ibibigay lahat ng mga pwede mong ibigay sa kanila for free. Okay, para alam mo yung tumaas yung goodwill, kasi yung pinaka-purpose na ng blog is to build rapport. Okay? Para makakuha ka rin ng subscribers, pero para makapag-build ka rin ng rapport. Okay? So, yan, makikita mo, yan, may mga testimonials, video testimonials ng mga customers. Okay? Yung mga tungkol ko, paano ko sila natulungan para dumagdag yung credibility ko. Okay? So, paano mo gagawin yan? Pwede kang humingi ng testimonials from your members. Pwede kang humingi ng testimonials from your customers. Okay? Kasi syempre, bibigyan ka naman nila kasi yun na nga, dapat natulungan mo muna sila. Of course, kumuha ka dun sa mga taong talagang pinagkakatiwalaan ka, talagang fina-follow kung ano man yung meron ka, kung ano man yung binibigay mo sa kanila. Okay? Kasi syempre, sila yung mga tipong mismong gagawa ng napakagandang testimonial para sa'yo. Okay? And lastly, of course, syempre yung mga vlogs ko na. Okay? So, ayan. Kung makikita mo naman, kuha tayo ng isang example. Okay? So, basically, ang vlog ko, okay, hindi kakaiba sa mga vlogs ng mga karaniwan. Okay? Yung vlogs ng karaniwan, tungkol na lang sa product, presentation, business opportunity, puro mga ganun na lang nilalagay nila sa vlog nila. Pero sa akin, nagbibigay ako ng training, konting mga sulat, okay, paano yung makakatulong sa kanila, at saka ng training kung paano pa ako makakapag-benefit, paano pa sila makakapag-benefit sa akin. Okay, sa mga knowledge, sa mga skills na nalalaman ko, para makapagbigay ako ng value, okay, para makapagbigay pa ako ng rapport. Okay, at ito, ganito ko pinapatakbo yung vlog ko, tapos dito sa baba, kaya, di ba, may mga may mga comments, of course, diba? Parang bahay mo nga, diba? May mga nagko-comments na ganyan. Tapos ayan, dito sa baba, yung submit button, pag kinlik nila yan, mapupunta na naman sila sa isang landing page. Okay? Para makuha kayong email information nila. Okay? Kasi syempre, sila yung mga tao, yung mga naglalagay ng mga email dito, sila yung mga taong gusto kong alagaan. Sila yung mga taong gusto kong matulungan. Okay? Kasi sila lang naman yung mga mismo talagang bibili sa akin eh. Kaya dapat gagawin ko lahat para matulungan ko sila. Okay? Kaya hindi ko tinutulungan ang lahat ng tao. Okay? Hindi ko ginagawa lahat para matulungan lahat. Pero that sounds cool, 'di ba? Pero syempre magfo-focus ako dun sa mga tao na naggumawa ng action para ibigay nila yung email information nila para magkaroon kami ng communication. Okay? So parang targeted prospect nga. Okay? So yun naman, konting training lang naman tungkol sa blog, kung paano ko ginagamit yung blog ko. I hope na ma-apply mo rin to. Okay, so ito rin nga pala, dito sa right side, make sure din na meron din isang button na pwede silang i-click para makuha mo rin ulit yung information nila. Okay, kasi napakahalaga talaga ng subscribers. Kasi kapag sa labas ka lang nagbablog, okay, hindi mo alam kung sino yung mga nakakakita ng mga vlog mo. Pero kapag meron kang subscribers, pwede mo silang email pabalik-balik sa mga vlog post mo. At syempre, paulit-ulit ka nilang makikita. Ayun, di ba? Syempre, tataas ang tataas yung tiwala nila sa'yo. Basta, make sure na aalagaan mo sila. Make sure na hindi mo lagi ipopromote ang business mo sa kanila. Huwag mo lagi ipopromote ang product mo sa kanila. Okay? Lagi mong tatanungin kung ano ba yung pwede mong maitulong sa kanila. And because of that, mamahalin ka nila. Okay? Magugustuhan ka nila. Pagkakatiwalaan ka nila. At malay mo, kapag ready na sila bumili ng product mo or ng business mo, malay mo, sila yung magiging resulta na hinihintay mo. Diba? So yun naman yun, ganun ko pinapatakbo yung vlog ko, and I hope ma-model mo din itong mga pinakita ko sa'yo, kasi grabe ang powerful nitong mga strategies na to, itong psychology na to. Mga ilang araw ko din inaral to, ilang buwan, ilang taon, okay, mga ilang pera din ininvest ko para malaman tong tamang strategy ng vlogging. And I hope magamit mo to sa magandang paraan. Okay, so once again, this is Raymond Gerald Tabaki. Kung nagustuhan mo to, click the like button, leave your comments below, share this content. Okay, kung may questions ka, mag-leave ka ng comment dyan sa baba para masagot ko, para makausap kita, makapag-interact ako sa'yo, para matulungan kita sa business mo. Okay, so ayun lang naman. Once again, have a great day, have an awesome day. Till next training ulit. This is Raymond Gerald Tabaki. Kita-kits ulit tayo, okay? So once again, so bye!